What's up mga ka-technician? Nagbabalikin tayo po ng technician sa mga hindi pa nagsusubscribe. You guys, mag-subscribe na kayo. Click notification bell button. Click nyo at last show nyo rin na mga videos. So yun guys, tuturuan ko kayo kung paano magbasa ng resistor color coding sa madaling paraan syempre guys. At kung nakikita nyo, meron na tayong drawing dyan. At nandiyan na rin lahat ng kulay. Tapos may dalawang klase tayo ng resistor. So meron tayong 4-band resistor at 5-band resistor. So, yung sa taas, 5-band resistor, tapos yung sa baba, 4-band resistor. So, ang pinagkaiba ng 4-band tsaka 5-band resistor, yung 4-band guys, ang kulay niya ay flash color or kulay ng balat natin guys. Yung kulay ng background. Okay, ganyan yung kulay niya. Tapos yung 5-band resistor ay kulay blue or tinatawag na precision resistor yan guys kasi... Ang pinakaiba niyan guys, kunyari ito, makikita nyo yung value niya rito, ayan, 560k ohms, pero dito guys, meron pa siyang, may 7 pa siya rito, instead na 230 ohms lang siya, or 240, meron pa siyang, sinasakto niya mismo yung resistance, so kaya tinatawag siyang precision resistor. So, siya yung mismong para, sabihin natin, siya yung magbibigay ng exact resistance. Okay, ito kasi guys, is walang available na ganito na, kunyari, 561, ganun, or 565K. Walang 4-band na ganun guys. Sa 5-band lang meron ganun. Okay, so sa 5-band naman, positive negative 1% yung tolerance niya. Sa 4-band is 5%. Positive negative 5%. Okay, pero may mga available sila na 2%, 5% syempre at 10%. Sa 5-band naman, ang available niya may 0.1, 0.25, 0.5 at 1%. Okay? So mas precise talaga yung resistor na yung 5-band guys. At ayan guys, yung color coding niya, ayan kung makita nyo, ito yung kulay niya, color, first band, second band, third band, multiplier tsaka tolerance. Ayan guys. So itong mga to, kaya may mga number yan, I mean may mga letter. So ito guys, makikita nyo to sa capacitor. So hindi ko muna ipapakita sa inyo yung sa capacitor, kung paano siya hindi ko muna siya guys para ituro sa inyo. Kasi pagka itinuro ko tong resistor sa inyo, tapos ituturo ko rin yung capacitor, ay malilito na kayo guys. So, kailangan isa-isa lang guys. Basic lang muna, okay? So, ayan, pagka naintindihan nyo na yung sa resistor color coding, mas maintindihan nyo na siya sa lahat, guys. Sa capacitor, sa inductor, ayan. So, naka-connect. Okay, konektado rin siya sa mga yon. So, hindi lang itong color coding ay para sa resistor color coding, guys. Pwede itong gamitin sa capacitor tsaka sa inductor, okay? So, dito muna tayo syempre sa resistor kasi ito ang kailangan nyong intindihin mabuti. Okay? Kasi yung iba, meron ng, ano guys eh, meron ng nakasulat na value. So, yung resistor lang talaga, yung mga ganyang resistor is mga color coding. So, kapag ka hindi nyo siya maintindihan, mahirapan kayo mag test. Okay? So, mas maganda yung naintindihan nyo kung ano ibig sabihin niyan, kung paano siya i-solve, okay? Or paano siya paano gamitin yung formula, okay? So, simula tayo guys. So, kung nakikita nyo dito sa 4-band, so, nakita nyo guys yung green. Ayan, so, yun natin. So, ayan guys yung green. Kung nakita nyo, ito yung guhit niya, papunta rito sa first band. So, ano yung nakalagay? 5. Okay?
Sa second banner na nakalagay, blue. So, ayan, blue sa second. So, ito na yan, 5 tsaka 6. Ngayon, pagdidikitin nyo yung dalawa na yan. Sa 4 band, pagdidikitin nyo yung first band tsaka second band, okay? First band tsaka second band. Or itong dalawa to. Kailangan pagdikitin to, pagsasamahin siya guys, kukombine. Hindi siya ipa-plus. Pagkukombine nyo lang siya. Tapos yung third band, i-multiply nyo siya, okay? Sa third band. So, nakita nyo to, yellow. So, ang yellow is 10K. So, 5, tapos 6, diba? So, pag sasamahin nyo siya, 56. So, 56 times 10K. Kaya makita nyo yung value niya. Ayan, guys. 560K ohms. Tapos, yung tolerance niya, kung nakikita nyo, ano kalagay? Positive-negative 5%. Okay? So, kaya nakalagay dito, positive-negative 5%. So, kailangan pagka nag-test kayo ng resistor, hindi tataas ng 5%, hindi rin bababa ng 5%. Kaya yan yung nakalagay na tolerance dyan. Okay? So, dito naman sa pi band. So, ayan yung pi band. So, kung nakita nyo, ito yung red. First band, red. Second band, orange. Ayan. Third band. Yung third band, guys, hindi siya multiplier. Kung nakikita nyo, hindi siya multiplier. Oh. Yung fourth band ng multiplier. Okay? Sa 5 band, ang pang fourth yung multiplier. Sa 4 band, yung third yung multiplier. Okay? So, sa 4 band, I mean, 5 band, yung fourth band, ayan. So, nakalagay siya sa may itim. So, ayan guys. So, sa 1 ohm. Okay? So, i-multiply niyo siya sa 1 ohm. So, ito yung third band, yung violet. So, yun yung violet. So, ang mangyayari dyan, ipagsasama nyo ngayon yan. So, yung red, orange, tapos yung violet, pagsasama nyo yan. So, red, orange, tapos violet is 237 times 1, kaya naging 237 ohms yan. Okay? Tapos, yung 5 band or yung pang 5th band niya, yung tolerance ay 1%. So, ito yung 1%. Kung nakikita nyo yung kulay nito is brown. Okay? So, brown yan. So, hindi to brown, guys. Baka hindi. Baka, sorry. Baka malito kayo. Ito po ay gold. Kaya kung nakita nyo, halos magkapares yung kulay niyan dito. Okay? Magkapares yan, guys. Iba yung brown sa gold. Okay? Ito pa. Ang first band, okay, pagka nakakita kayo ng black dito, o kaya black dito, kahit dito guys, sa dalawa na to, hindi siya pa pwedeng maging first band. Okay, yung black, walang first band na black, guys, na resistor. So, kailangan mauna is brown hanggang white. Okay, brown hanggang white yung pwedeng mauna dyan. So, kahit nasaan dyan. So, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, white. Kahit ano dyan mauna, pwede. Pero hindi pwedeng mauna yung black. Hindi rin pwedeng mauna yung gold. Hindi rin pwedeng mauna yung silver. Okay? Pagka nakikita kayo ng nauna yung gold, o kaya nauna yung silver, so it means baliktarin nyo lang siya. So, babaliktarin nyo lang siya. Kunyari, ito yung nasa unahan. Okay? Gagawin nyo, babaliktarin nyo lang para mabasa nyo. So, kung ano yung unang nabasa nyo doon, yun ang unang basa noon. Pero hindi pa pwedeng gold, guys, ang una. So, ihuhuli nyo yung gold. So, babaliktarin nyo lang siya. Dito naman, may kalituhan dito kasi, diba sabi ko sa inyo, pwedeng mauna yung brown. So, malilito agad kayo. Dito pa lang. Okay? So, boss, paano yan, guys?
or boss, paano, anong gagawin namin kapag ganon. So, madali lang yan, guys. So, pag nakita kayo parehas brown dito, tapos parehas black, yan, tapos pati dito black, madali na yun, guys. Kasi doon pa lang pwede nyo na siyang calculatein eh. So, malalaman nyo siya. Kunyari, brown yung una rito. Tapos, black, black, black. So, brown, 1, black, 0, tapos black ulit. Ano? Brown, black, black. So, black. Halos itong dalawa na to yung black. So, 100 na agad yan. Diba? Tapos, black pa to. Oh. Ito times siya sa black. So, anong kakalabasan? Hindi 100 ohms. So, kahit balik rin nyo siya, guys. Diba? Meron siyang 100 ohms. So, simulan natin, guys. Mag-ano tayo? Mag-test tayo, guys. So, anin nyo muna siya. Screenshot nyo muna siya para meron kayong copy. So, ayan. Ay, di. Kung na-screenshot nyo na. Oh, ayan, guys. Screenshot nyo muna. So, ayan. Na-screenshot nyo na. Siguro. Ngayon, gagawin natin ay susulat tayo ng color coding niya. So, sa first band, ayan, lagyan natin, guys. Second, third, fourth. Ayan, ano muna tayo, guys, sa 4 band muna tayo na resistor. So, ano natin to? I-solve natin to, guys. So, brown. Ayan, brown. Black. Red. Tapos, gold. So, ano yung brown? Diba? Ang brown ay number 1. Okay, so number 1. Yung black ay 0. Yung red ay, diba nasa 2 siya, guys? Ito, para maintindihan nyo rin. So, dito, guys, papakita ko sa inyo para hindi kayo malito. So, paano ko nalaman na 2? Kasi, syempre, alam ko na 2, guys, eh. So, tindihan nyo, guys, mabuti, ah. Pagmasdan nyo mabuti. So, yung brown, number 1. So, lahat yan 1, oh. Tapos, yung 0 niya rito, isa lang yung 0. So, ibig sabihin, yung brown is isang 0. Sa red, dalawang 0. Ayun, dalawa. Sa orange, nakita nyo, 3. 1K to. So, ibig sabihin, 1, 0, 0, 0. Tatlong 0, guys. Kaya, 3 yan. Sa yellow, 4. So, isipin nyo, 4 to. 1, 2, 3, 4. Diba, 10K, sakto. Sa green, 5. So, isipin nyo, lagyan nyo pa rito. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 100K, diba? And so on yan, guys. Okay, so, paano nyo masasaulado yung etong ano na to, number na to? So, iiwasan nyo yung black. Isipin nyo yung black is 0. Okay? Tapos, Roy G. Beebe lang yan, guys. So, brown. Kasi kulay natin brown. Roy. Pakita ko sa inyo, guys, ha. Roy. Ayan. Para hindi kayo malito. Ilalagay ko na sa kamay ko. Roy. G. Tapos, B. Okay? Tapos, ito yung... So, dapat BB yan, guys, eh. Wala namang indigo, so kaya ganyan nangyari dyan. Tapos, anong mauuna, gray o white? So, kung nakita nyo, nauna yung gray. Sa alphabet, anong nauna? Diba G kesa yung W? So, gray, ayan, tapos white. So, tignan nyo, guys, mabuti, ha. So, ayan siya, guys. So, hindi, kulang pala. Sorry.
So, buray muna natin to. Nababura naman siya. Sorry, sorry guys. So, unahin natin yung brown, syempre. Brown, tapos, ayan, Roy G bib na to. Roy G, ayan. Tapos, B. Ayan, sulat nyo rin kung gusto nyo sulat sa kamay nyo. So, Roy G, bib, tapos gray, tapos white. Ayan. So, yung gold at saka silver, hindi nakasama yan. So, ayan, ganyan siya, guys. Yan yung basehan dyan. So, alisin nyo yung black. So, yun na yung magiging zero. So, Roy G, bib, brown, Roy G, bib siya, guys. Ayan. So, kaya makikita nyo, pagka nag-calculate kayo ng multiplier, dito na kayo magka-calculate, guys. So, ito yung 1, big sabihin isang 0. Ito yung 2. Okay? So, dalawa na sila kasi, guys. Eh, oh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? Ganyan lang siya, guys. Para hindi kayo malito. Pero may iba dyan, guys. May sinasabi sila na tag dito. May kanta rito guys eh, pero yun guys, hindi ko na ipapano sa inyo, pero mas mabilis na yung dito sa kamay mismo guys. Klasin nyo lang yung black, tapos brown, Roy G bib, rainbow color, ito yung rainbow color, yan, kulang lang ng indigo, tapos dagdag lang dalawa, gray tsaka white. So yan lang siya guys. Okay, so alisin natin ito sa kamay ko. So, ano yung nakasulat? So, red siya guys. So, dalawang zero. Kanina, red to. So, red. So, dalawang zero. Tapos, lagyan natin ng 1. So, yan na yung multiply niya guys. Ito ay positive, negative, 5%. Yan. So, pag-combine lang natin ito. Combination. Yan. Tapos, multiply natin sa 100. So equals yan ay 100. I mean 1000. Ayan. So eto, hindi pa natin to ilalagay dito. So 1000 ohms positive negative 1%, I mean 5%. Ayan. Tapos kailangan natin i-round off yan guys. Kasi wala namang nag tag dito. Mahirap sabihin sa pagbibilan nyo na kailangan ko po ng 1,000 ohms. Ikaw na guys mag-round up. Okay? So, 1,000 ohms is 1K. Ayan. 1K ohms. Positive, negative, 5%. Ayan guys, okay? So, burahin ko lang yan. Maglagay pa tayo ng ibang tag dito. Ibang value guys. Ayan, madumi na siya. Madumi na siya. Okay lang yan. So, lagyan natin naman ng yellow, violet. Itong mga nilalagay ko dito guys, mga common na yan na ginagamit ng technician guys or nagagamit sa mga component na board. Ayan, so yellow, violet, lagyan natin dito ay gold, tapos gold. Ayan, so boss, yung gold paano po paano to i-multiply. So, di ba pinakita ko sa inyo kanina? Ayan guys. So, yung multiplier ng gold is 0.1 or 0.1 ohms. Tapos, itong silver ay 0.01 ohms. Ayan. So, dyan nyo lang siya i-multiply. Pwede naman kayo guys gumamit ng dito, calculator. Pwede kayo guys gumamit nyan. So, yellow is 4. Kahit tignan nyo guys sa kulay. Yung violet is 7. Yung gold ay 0.1. Siyempre, yung gold ulit ay positive negative 5%.
4%. Okay? So, pagsamahin lang to, 4, 7, multiply natin sa 0.1, tapos positive negative 5%. So, mumultiply lang natin yan. Madali lang i-multiply yan. So, gagawin nyo lang guys. Imbis na dito yung point, ilagay natin dito yung point. So, 4.7 ohms. Positive, negative, 5%. Okay? So, nakita nyo yung point niya dito. Kasi dapat dito yung point yan, di ba? So, multiply nyo lang siya. Mangyari dyan, pupunta dito yung point niyan, guys. Pag ganun. Sa silver, ganun. Sa silver, di ba, ang tag dito, dalawang zero. Isang zero, tapos one. Pakita ko sa inyo. Okay. So, baguhin natin to. Baguhin natin to lahat. So, pakita ko sa inyo. Gawin naman natin ay brown, black, silver, gold. So, alam naman natin ng gold ay positive, negative, 5%. So, lagyan na natin agad yun doon. 1, 0, 0.01. So, pagsamahin lang ito. 10 times 0.01. Ang kakalabas ngayon nito, guys, pagkat multiply nyo to ay 0.1. Okay? 0.1 ohms. Naintindihan nyo? Nakita nyo? Kung nagigess nyo ba? Positive, negative, 5%. Kasi bababa nyo lang yan. Isa pa. Brown, black ulit, gold, gold, ayan. So, 1, 0, 0.1, positive, negative, 5%, combine, times 0.1, positive, negative, 5%. So, ano equal niyan? E di 1 lang. Okay? So, yung isipin nyo, sabi ko sa inyo, yung 1, ay yung point, isipin nyo na dito yung point. Ilalagay nyo lang siya dito. So, magiging 1 lang siya. 1 ohm. Positive, negative, 5%. Okay? Sa 5 band na tayo, guys. Kasi na natin itong mga to. Mostly na bibili sa Shopee, guys. Yung 5 band. Mga precision resistor na agad. Tapos yung mga 4 band, nabibili yan, guys, sa mga local store. So, first band. Second. Third. Port, tapos fifth. Ayan, so, okay, so simula tayo dito, guys, sa kanina. Okay, sorry guys, yung kanina, yung sinabi ko sa inyo, brown, black, black ulit, guys. Tapos, ito yung brown. Ito yung, yung sinasabi ko sa inyo kanina, guys. Ngayon, gagawin natin dyan, guys.
tag dito, gagawin natin ganito guys ha, para hindi mahaba yung sinusulat ko. Gagawin natin ay kung ang brown ganyan, so yan brown yan, tapos ang red ganyan na lang red, tapos yellow ganyan na lang yan, tapos green, yung green ganyan na. Okay, so next time, next ano natin, solve. Pero yan muna guys. So brown 1, black 0, black 0, black 0 ulit. Hindi, 1 pala yan. Multiplier yan guys eh. 1. Okay? Kasi multiplier yan eh. So tapos, positive negative 1%. Ayan. So pagsasamahin tong tatlong to, pagsamahin yan guys, yan 100, tatimes mo yan siya sa 1, so diba ang bilis, 100 guys, 100 ohms, positive, negative, 1%, kasi dito lang naman yan, yan o. So alisin natin ito guys, palitan natin ng mas short ano yung ano niya, yung color, short name na lang natin siya. So ayan guys, so try naman natin ay red, ayan wait lang, red, silver, I mean, gray. Lagyan natin dito black. So, yung black, pag-ayan guys, ah. Kasi baka isipin yung back yan, eh. So, black. Tapos, gold. Gold. Tapos, gold. So, ito ay 2. Ayan na guys ha. 2. Wait lang. Walang ganitong value. Gusto ko yung may value talaga eh. Gray, tapos red. Yan ang may value. 8. 2. So, yan ay 0. Ito ay gold. 0.1. Ito ay gold. Wait lang, bakit may gold tayo rito? Brown dapat to. Ayan, nagkakamali na tayo ah. Brown. Ayan, brown. So, positive, negative, 1%. So, hindi ko na sa alisin guys dito. Ito na lang yung buburain ko. So, ayan, kita nyo guys ha. So, pagsamahin lang to. 820 times 0.1. Okay, so sabi ko sa inyo dito, so isipin nyo dito yung 1, italagay nyo lang siya dito, pack. Okay, so yan ay 82. 82 ohms, positive, negative, 1%. Ayan guys ha, so siguro naman di kayo nalilito ha. Sabi nyo pag nalito kayo, ulitin natin yan, may papark. Magkakaroon pa tayo ng part 2 kung gusto nyo. So ayan guys, so buray lang natin ito. So, ayan guys. Ngayon, lagyan natin siya ng brown. Ayan, ngayon, press na may brown. Black. Ayan. Tapos, lagyan ulit natin siya ng black. Tapos, silver. Silver. Ayan. Okay. Brown, 1. Black, 0. Black, 0. Silver, 0.01. Okay, so pagsamahin lang ito, ayan, so meron tayong 100 times nyo sa 0.01, so nakita nyo guys, ngayon, dalawa na ngayon sya, so ayan, isa, dalawa, diba? Ngayon, dito, ganun din, so
dito yung point, play yun lang sa dalawa. So, magiging 1, I mean, ayan. So, magiging 1 ohm. Ayan, 1 ohm na lang siya, guys. Positive, negative, 1%. Gets nyo ba, guys? Tindi nyo. Okay? So, last na to, guys. Para kayo na lang mag-solve ng ibibigay kong tag dito. Question. Magka-question ako sa inyo. Or magbibigay ko ng solve the problem, syempre. So, eto guys, white. White, yan. Gawin natin white. Tapos, brown. Black. Brown. Ayan. Ayan guys, ha. White 9, syempre. Brown 1. Black 0. Brown 10. Kasi yung brown is 1. So, isang 0 siya. So, 10 siya, guys. Okay? So, solve na natin siya. 910. Ayan. Multiply by 10. Okay? So, anong sagot dyan, guys? Umultiply nyo lang siya sa 10. Isipin nyo mabuti. Gets nyo na? Multiply lang siya sa 10, ha? Ito, sagot. Itong 0 na to, so, dalawang 0 na siya. So, lagay nyo siya dalawang 0. Tapos, ito, kukopyahin nyo na lang to. 91. Gets nyo, guys? Ang bilis. Kahit na hindi walang calculator. Okay? So, 9,100 ohms. Okay? Positive, negative, 1%. So, paano siya tag dito. Paano pa siya isosolve sa mas madaling paraan? So, ilalagay nyo lang is 9.1K. Ayan. Positive, negative, 1%. Mas short name siya, guys. Okay? Gets nyo ba? Pagka meron kayong na sagot na, kunyari, 2,200 ohms. Ayan. 2,200 ohms. So, ayan ay 2.2 okay, ohms. Okay? So, maglalagay kayo ng tatlong point. So, dito yung point niya. Isa, dalawa, tatlo. Doon yung magiging dito na yung point niya, pero lagyan siya ng K. Okay? So, kunyari nakakita kayo ng or naka-solve kayo ng 4,700 or 4,700 ohms. So, yan ay 4.7K ohms. Okay? Naintindihan nyo ba, guys? So, papasolve ko na kayo ng sarili nyo, guys. Kayo na mag-solve nito. Okay? So, kahit hindi nyo na i-comment, okay lang, guys. Kasi pagka kinoment nyo, makikita yung sagot, eh. Huwag nyo na i-comment. Sabihin nyo na lang na boss, nasagot ko na. Alam ko na yung sagot. Yun na lang, guys. So, lagyan pa natin dito ng isa pa, first band, second band, third, sport. Ayan. So, dalawa lang naman papasagot ko sa inyo. Isang 5 band tsaka isang 4 band. So, ito ay gold. Easy natin to, guys, para pagka na-solve nyo, alam yung
ang tag dito, yung kulay niya syempre. So dito sa first band, I mean nasa first band ng fifth band, or sa 5 band guys. So first band tayo dito ay blue, green, the blue, hindi, walang blue, wala pa ako nakikita niyan eh. Hindi, meron nga, meron. Blue. Gray. Orange. Green. Ayan. Tapos dito naman ay orange. Orange, orange. And guys, so blue, gray, orange, green, brown. Dito naman, orange, 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 gold. Ayan guys. Kaya na mag-solve yan. So, next video natin, tuturuan kayo kung paano mag-calculate ng series at saka parallel connection ng resistor. Okay? So, and guys, kung nagustuhan nyo ang video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, click on notification bell button, click nyo all guys, bye, peace.